Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating mga revenue. Alam ko marami sa inyo ang nagtataka at nagtatanong kung saan nga ba napupunta ang ating mga revenue every time na chinecheck natin siya sa ating estimated revenue sa ating mga YouTube studio. Kahit ako guys, nagtatanong ako bakit laging nababawasan every time, every hour, every minute ang aking revenue. Ganong wala naman akong ginagawa na iba, wala naman akong pinipindot na iba. And tatanong ako, bakit lagi siyang nababawasan? And guys, siguro na-experience nyo rin yung na-experience ko na nababawasan siya kapag dating ng hapon. Kasi si revenue guys is nag-a-update siya. Si YouTube revenue is nag-a-update. Kalimitan, alas 9, minsan alas 8. And wala siyang accurate na oras kung kailan siya mag-a-update. Pero kalimitan talaga is umaga. And then, kapag dating ng hapon, nababawasan yung revenue ko pagdating ng 6 PM ng gabi. Nababawasan siya guys. And nang hindi ko alam kung ano yung dahilan at hindi ko alam kung bakit nagtataka ko at naiinis na ako guys kung bakit siya nababawasan. So sa video na ito is tuturo ko sa inyo kung saan siya napupunta. Akala ko nababawas siya. Akala ko kinukuha siya, kinakain siya ni Lolo, kinakain siya ni YouTube, pero hindi pala. Ngayon sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung saan nyo siya makikita guys. Ito natuklasan ko lang kahapon. Ah, ganun pala. Doon pala siya napupunta and ayun, natuwa ako na yun pala yung proseso ni YouTube and proseso ni Google AdSense kung bakit nababawasan. So, ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang i-like ang video na ito and press the subscribe button and hit the notification bell to get more updated para sa mga bilis pa na i-upload ko. Tapusin mong video na ito and para malaman mo kung saan siya napupunta at kung saan siya makikita. Watch this video until the end. Guys, nagtatanong tayo and nagtataka tayo kung bakit pag-check natin ang ating YouTube studio is nababawas yung ating estimated revenue. Actually guys, meron akong estimated revenue dapat na pero pag dito, chinay ko sa iyo ang YouTube studio is meron lang akong na-monetize ako is November 5. Yung $10 guys is kailangan natin siyang ma-hit. Parang yung quota ni ano, yung quota yan ni YouTube bago tayo bigyan ng pin. So, wala kayong gagawin kapag na-hit nyo na yung $10 na threshold, wala kayong gagawin. The moment na ma-hit nyo yun is automatic yun na ibibigay sa inyo. Automatic yun na i-email kayo ni Google AdSense o ni YouTube. May marireceive kayo sa inyong Gmail na na-hit nyo na yung $10. So, hindi $10 o hindi pin ang ating pag-uusapan ngayon, kundi sa revenue. Sobrang dami talaga nagtatanong and sobrang daming naku-curious, sobrang daming naiinis kung bakit nababawasan ang ating mga estimated revenue. And ito guys, video na ito is based on my experience lang. There is no accurate information na nakuha ko. Ito ay base lang sa aking experience and base lang sa aking pagsasaliksik dito sa YouTube community and pati na rin sa Google AdSense. Sinare ko lang ang video na ito and gusto ko lang ibahagi ang video na ito, yung experience ko, para makatulong sa inyo and para malaman nyo kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating mga estimated revenue. So okay guys, ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng ayos and makinig kayong mabuti. Okay, simulan natin. November 5 ako na monetize. Tapos nag-a-upload ako araw-araw. Ang revenue guys is nag-a-update delayed one day. Okay, November 5 ako na monetize. And then nag-upload din ako nung na-monetize ako kasi araw-araw talaga akong nag-a-upload. Madalang ako mag-upload ng every 2 days. Kung makikita nyo sa aking YouTube channel, talagang malapit yung pagitan niya. Pero hindi ako nag-a-upload ng 2 beses sa isang araw. Isang beses lang. Okay. November 5 ako na-monetize and then may upload ako noong araw na yon.
Then, November 6, wala pa siyang estimated revenue pag chinek natin sa ating YouTube studio. November 7, chinek ko, meron na siya. Point-point lang. Okay, padaliin natin. Makinig kayong mabuti. November 5, ako na-monetize. And then, pagdating ng December 5, yung aking estimated revenue pag nung chinek ko sa aking YouTube studio is 8.61 lang. So, hindi pa umabot ng $10. Hindi ko pa siya nakuha. Hindi ko pa nakuha ang threshold ni YouTube na $10 bago ako padalhan ng PIN. Okay, dun sa aking kinita na 8.61 between November 5 and December 5, nawala. Nawala lahat yun. Parang araw-araw nababawas siya, nababawas doon sa aking estimated revenue, and nagtataka ako kung bakit siya nawawala. Then, kung i-check nyo o kung makikita nyo sa inyong YouTube studio, ang nakalagay doon is last 28 days. Tapos may nakalagay doon na estimated revenue delayed one day. Basta may nakalagay doon na last 28 days. Ngayon, kapag kinilik nyo yung estimated revenue, makikita nyo doon is pwede nyo siyang i-check sa 365 days. Pag chinek nyo siya sa 365 days, guys, lalabas yung kabuuan ng estimated revenue nyo, yung kabuuan ng inyong revenue. Ngayon, nung isinet ko yung aking revenue sa 365 days, andun lahat yung aking revenue, yung aking kabuuang kinita between November 5 hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ngayong date. Ngayon, pag chinek natin, bakit magtataka tayo? Bakit naman nawawala yung ano? Bakit hindi natin makita doon sa estimated revenue dito? Bakit ito kakaunti lang? Guys, ganito pala yung nangyayari. Si Google AdSense is nag-a-update every 11 and 12 of the month. Ngayon, doon sa aking estimated revenue, doon sa kabuang kinita ko from November 5 hanggang December, hanggang sa kasalukuyan, binawas siya ni Google AdSense. Kaya kung makikita nyo, nandun siya sa inyong AdSense account. Ito, dito ko siya nakita. Ngayon, isang buwan pala yung binabawas ni Google AdSense para ilipat dito sa ating AdSense account. Kaya guys, huwag kayong mag-alala kasi hindi siya nababawas, hindi siya kinakain, and hindi siya nawawala. Kinukuha lang siya ni Google AdSense para ilipat sa inyong mismong account, sa inyong Google AdSense. So sana ay naiintindihan nyo yung aking sinasabi, and alam ko naman na naiintindihan nyo base dun sa mga monetized channel na. Next, yung 11 point something ko na revenue na kinita between November 5 hanggang December sa kasalukuyan, yung 8.61 nun guys is nasa aking account na, nasa Google AdSense ko na. And then yung remaining ko na natitira is ilalagay ulit niya guys ni Google AdSense kapag dumating ang 11 and 12 of the month. Ayun, ganun kasimple, and ganun yung nangyayari basta sa aking experience. There's no accurate information na nakuha ko, pero yun yung alam ko at yun yung nangyayari guys ating mga revenue. Kaya dun sa mga monetized channel na at dun sa mga bago pang mamomonetize, huwag kayong mag-alala kung sakaling ma-experience nyo yung na-experience namin na nababawas yung estimated revenue pag check nyo sa YouTube studio. Huwag kayong mag-alala kasi si Google AdSense ang kumukuha niyan, and inilalagay niya yon dun sa ating balance, dun sa ating mismong Google AdSense account. Kaya tuloy-tuloy lang kayo ng upload, and ayun, para makaipon kayo ng revenue ninyo ng mas malaki. So sana guys ay naintindihan nyo at naipaliwanag ko sa inyo ng maayos kung saan napupunta yung ating mga estimated revenue. Huwag kayong mag-alala kasi hindi siya nawawala guys. Huwag kayong mag-alala. No worries, wala kayong dapat ipag-alala. Basta tuloy-tuloy lang kayo ng pag-upload, and sana yung nagustuhan nyo and may natutunan kayo sa aking video na ginawa. Kung meron kayong question, alam ko marami pa kayong tanong about sa revenue, and kung meron kayong question, just don't hesitate to comment down below and I'll try to answer your question guys. And again, don't forget to like this video kung bago pa lang sa aking channel, and press the subscribe button to get more updated, and hit the notification bell para sa mga videos ko pa na i-upload. Kung meron akong hindi pa masyadong naipaliwanag, siguro sa susunod din ng video yan, and mag-i-edit pa ako ng video na to kasi may pasok pa ako ngayong araw na to. And ayun, see you guys for another videos, and see you guys for another tutorial, and spread the love and the love.
Thank you guys for watching and keep safe. God bless.